Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po ulit si Abel, ang inyong host dito sa ating Newbie on the Block channel. Okay. So sa araw na to, ang gusto ko pong i-share sa inyo is yung ano ba yung dapat mong gamitin pag magsisimula ka ng hollow blocks making business. Dapat ba di makina or machine or mano-mano? Okay. So sa concept po na to, more likely gusto ko pong ibahagi sa inyo na ang hollow blocks making ay isang journey at isang process pag gagawin mo tong negosyong to. Ito ay base sa aking kumbaga maikling panahon na experience at ito po yung aking mga na-realize, no. So pag magsisimula ka ng hollow blocks making, dapat ginawa mo na rin yung due diligence mo, naggawa ka ng konting research para at least alam mo magiging successful yung iyong magiging hollow blocks making business. Okay. So dapat bago ka magsimula is aalamin mo kung nasa ang sitwasyon ka. Ikaw ba ay first time or talagang beginner, o yung status mo ay isa ka ng dating malaking negosyante, meron ka halimbawang hardware, or isa kang architect, or isa kang engineer. Dahil ang hollow blocks making po really is, it's not about the machine na ginagamit mo, whether ano po ito, whether ito po ay manual or ito ay di makina. It's about where you will going to take off in that business. Katulad ng halimbawa, pag nagsisimula ka pa lang, totally simula, wala ka pang network ng mga customers, so as in zero. So definitely dapat, ang isa sa alang-alang mo dito is yung iyong kapital, yung iyong magiging papagulunging puhunan para at least maka-take off yung business mo. Hindi ito basta-basta, gusto ko ng dimakina dahil matibay ito. Yes, in a certain point, mas matibay ng kaunti ang dimakina. Hindi naman ganun kalayuan. Kasi, kaya kung sinasabing process ang hollow blocks making, is that, kumbaga, pagpalagi natin sa manual na hulmahan na ginagamit mo, process in such a way na para maging matibay ang iyong hollow blocks ay dumadaan ka sa tamang proseso ng paghahalo, pagmimix ng mga buhangin, ng iyong semento, yung tamang pagtutubig, yung tamang paghahalo. Ito ay isang proseso para magawa mong maging matibay ang iyong gawang hollow blocks. Wherein sa machine kasi, equip ito ng mga vibrator na mas compact yung nagagawa nila, kaya mas nagiging matibay. Pero hindi mo dapat isipin na machine lang ang makakagawa nun. Hindi. It should not be. Dahil dito sa San Carlos, Pangasinan, almost 99% ang gumagamit dito panay manual. At wala namang, kumbaga, hindi naman siya nahuhuli sa negosyo. Ang hollow blocks making po ay isang journey in a way na sa bawat araw ay may natututunan ka para sa ikalalago ng iyong negosyo. May mga bagay-bagay kang natututunan kung paano mo ito papalakihin. May mga bagay ka o may mga problems ka na nami-meet everyday. So, kaya po ito nagiging isang journey. Okay. Sa process naman, is dumadaan ka sa process kung ikaw ay nagsisimula pa lamang. Sa process ng nagpapalaki na iyong network base o customer base para at least nai-improve mo or nalalaman mo kung gaano na ba ang kailangan mong gawing hollow block sa isang araw para ma-meet yung mga demands mo. Kung nagsisimula ka pa lang, maaring sa loob ng isang linggo, makabenta ka ng 500 hollow blocks, mga ganyang situation. Or, habang tumatagal, nakakaya mo nang magbenta ng 1,000 na hollow blocks sa loob ng isang linggo, hanggang mabuo mo yung iyong customer base. At dyan ka ngayon magbabase kung ikaw ba ay magdadagdag ng molde o lilipat na sa dimakinaryang hollow blocks machine. So yan po yun. Sa mga kaso naman ng mga may mga hardwares o mga engineers o mga architects na may malalaking project, syempre sila, para ma-meet nila yung demands nila, is maaring magsimula sila kaagad sa mga dimakinaryang panggawa ng hollow blocks para at least ma-meet nila yung day-to-day na demand ng project na ginagawa nila or yung day-to-day na demand na kailangan nilang ibenta sa kanilang mga store. Kaya po yan ay isang journey at isang process. So perhaps now, meron na kayong clear consideration kung ano ba dapat yung inyong gamitin. So,
sa pagbubukas po kasi ng hollow blocks making business, hindi po enough yung tanong na mas matibay ba ang dimakina o yung mano-manong paggawa. Okay. So, dapat ilagay po natin in full consideration kung saan ka magsisimula or kung saan ka mag-take off. Ikaw ba ay baguhan, wala pang network, or ikaw na ay may dating business. So, dyan po tayo magbabase. So, kung tatanungin mo, matibay po ba ang mano-mano? Siyempre po, matibay. Matibay po ba ang dimakina? Siyempre po, matibay. Papakatandaan po natin na ang basis nung nagawa nila yung mga dimakinang hulmahan na yan, ay ang mga ditas niyan, ang mga datos niyan, ay nanggaling din sa mano-mano. Ang kaibahan nga lang, ay ang bilis kung paano mo tatapusin ang isang bagay. Kung mano-mano, maaring makagawa ka lamang ng 10 sa loob ng 10 minuto at 50 naman kumpara sa makina sa loob ng 1 minuto. So, ganun lang po yun. Bilis lang po yung pinag-uusapan. Kung nagdududa ka kung magiging matibay ba yung mano-mano mo, of course, bilang isang negosyante, dapat mong ilagay sa puso mo, i-dedicate mo kung ano yung tamang proseso na gagawin mo para maging matibay yung bagay na gagawin mo. So, yun po ang tanong sa akin. Kaya, dapat mo talagang aralin o maglagay ng feasibility study kung paano mo mapagtatagumpay yung bagay na gusto mong itayo. Okay, so, I hope guys, hindi kayo na-misled kung ano bang mas matibay, kung mano-mano ba, o ang dimakina. Meron pong purpose yan kung bakit mano-mano or dimakina. Okay. So, I hope guys, marami po kayong natutunan. At isa pa po pala. So, ini-encourage ko po kayo na kung gusto po ninyong magbukas ng inyong hollow blocks making business, marami na po akong mga molders na kumbaga na isupply sa buong Pilipinas. At kumbaga po ay sabi kong na-in ko na rin po yung trust ng mga users ng mga molders na nabenta ko. So, I hope guys, kung kayo nagpa-plan na magtayo ng hollow blocks making business, I'm offering you my molders. Magaganda po ang mga molders na galing po sa atin. So, about mga tutorials naman po, nandyan po sa one. Makikita nyo dyan yung mga videos na nagawa ko, mga video tutorial. Napakarami po nyan. From zero to success. Marami na po akong mga videos na nagawa. Panoorin po ninyo. Free po yan. Okay. Meron din po akong PDF na pinopromote. Kung gusto nyo at least may guide po kayo, 180 pesos lamang po yun. Downloadable po naman yun. So I hope guys, may natutunan po kayo this day. At maraming salamat po sa pag-support nyo sa channel ko. Dumadami po ang aking subscriber dahil po sa inyo. So, sana po ay lagi po ninyong suportahan ang ating channel. So, in growing our channel po, gusto ko na rin pong i-include sa ating mga vlogs yung about, let's say, mga iba pang mga related sa mga hollow blocks making business like carpentry, furnitures, mga ganyan. So, marunong din po kasi ako sa mga ganyan. So, yan pa po yung mga bagay na gusto kong ibahagi sa inyo kung paano po ito gagawin. So, maraming salamat po sa inyo. Be safe po lagi. God bless us all.